May pinasalamatan ngang Lakers player itong si LeBron James, mga idol, at dahilan nga daw kung bakit nanalo ang team ng Lakers. Pero bago ang interview ni LeBron, ito muna nga si Austin Reeves. Dahil ang kinagulat nga daw neto ni Austin Reeves this game ay hindi nga daw yung performance ni LeBron James at hindi nga daw yung kanyang 20-20 performance this game. Kundi mga idol, ang nagpamangha nga at nagpagulat ni Reeves ay ang 45 minutes na nilaro neto ni LeBron James. Pagpapatunay daw ito mga idol kung paano inaalagaan ni LeBron James ang kanyang katawan, how he take care of his body. At sinabi rin ni Austin Reeves na ang laking tulong nga rin daw ni D-Lo sa kanila sa 4th quarter nung siya ay nakashoot nga ng 3 straight 3-pointers para nga sa team ng Lakers. At ito namang si AD mga idol, sa kanyang post-game interview ay sinabi niya he feels really good nga daw after ng kanilang panalo dito sa Game 4 laban niya sa Grizzlies kahit hindi nga daw maganda ang kanyang naging performance overall. Gusto niya lang daw talaga ay manalo kahit ano pang tulong ang kanyang maibigay dito sa Lakers team. At ngayon daw ang naging focus niya, ang main focus ni Anthony Davis ay ang kanyang ang depensa. Dahil ang kanyang opensa nga daw ay wala this game kahit nakakakuha nga daw siya ng mga good looks ay hindi niya nga daw ito napapasok. At tama naman niya mga idol, walang opensa si AD most of the game. Pero sa 4th quarter naman at sa overtime ay nakatulong ang kanyang depensa at pati na rin opensa. So sa panahon nga na pinaka kinakailangan ng Lakers itong si Anthony Davis ay nag-step up nga siya big time kahit sa 1st to 3rd quarter ay non-existent nga itong si AD. At mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin si LeBron James at ang kanyang mga nasabi sa post-game interview. Hindi niya nga daw alam kung saan niya nakuha ang kanyang energy sa kanyang legs to get 20 rebounds sa labang ito. Pero sigurado daw na dahil alam niya at naiintindihan niya kung gaano kagaling itong Memphis Grizzlies pagdating sa rebounding department, kaya't ginawa niya nga daw ang kanyang parte para tulungan ng Lakers pagdating dito sa rebounding. Pero paalala din ni LeBron na dapat next game daw ay ayusin na nila ang kanilang rebounding dahil nagbigay nga daw sila sa Memphis ng 16 offensive rebounds resulting to 24 second chance points. Natanong din itong si LeBron sa posibleng closeout game nga mga idol sa game 5 sa Memphis na ito. Pero sinabi ni LeBron na ang closeout games nga daw ang pinakamahirap na game at dapat ikaw ay mag-adjust hindi lamang bago ang laban kung hindi during the game. Dapat daw ay mag-adjust sa mga plays na ginagawa ng kalabang team. Ang mga closeout games daw ang pinakanakakapagod at pinakabrutal na games na pwedeng laruin sa series. Kaya dapat maging handa daw itong Lakers team sa parating nga nilang game 5. At dagdag pa nga ni LeBron sa huli ay without D-Lo nga daw D'Angelo Russell sa 4th quarter kung saan ang game ay parang nakuha na daw ng Grizzlies sa kanila at nasa kanila na ang momentum. Tapos samahan pa mga idol na talagang rolling ang kanilang opensa noon tapos may hawak pa na 7-point lead. Tapos yung Lakers wala pang rhythm sa opensa pero sabi ni LeBron nang dahil nga daw sa back-to-back 3-pointers ni D'Angelo Russell, yun nga daw ang nagbalik sa Lakers sa laban at nabigyan pa nga daw sila ng tsansa ng opportunity na bumalik at manalo this game. Yan nga mga idol ang pagre-recognize at pagpapasalamat neto ni LeBron James sa isang Lakers player na si D'Angelo Russell na may malaking tulong nga sa 4th quarter. And yes mga idol, tamang-tama tumpak na tumpak dyan si LeBron James. Without those 3-pointers ni D'Angelo Russell mga idol na nag-spark, nagpabuhay ng Lakers offense ay for sure hindi na tayo umabot sa overtime matalo na ang team ng Lakers. Pero nang dahil nag-step up big time, eto nga si Ice in My Veins na si D'Angelo Russell, etong Lakers ay nanalo pa and si LeBron James nang nag-take over sa dulo. Kaya naman pasalamat din ni LeBron James dito kay D-Lo sa kanyang 3 straight 3-pointers kanina.